Yon, Coffee Find. Bagong coffee shop na may ramen na Korean. According sa kanila, 7 steps lang para makagawa ka ng ramen. Parang DIY yung tema niya na Korean. So bago yon, di ba? At ayan, kung makikita nyo, pati desserts nila and may add-ons dun sa ramyun na parang yung mga sasangyap na makikita nyo. Tapos yun yung pwesto nila na kainan. May ilang lamesa, 6. And ito yung mga huli nating drinag test. Maraming salamat sa BJMP sa pagtangkilik sa atin. Ilang taon na sila na nagpapadrag test sa atin. So yan, syempre, thankful tayo sa kanila. At may trabaho tayo. So yan, after ng trabaho, drug testing, dumiretso na tayo doon sa K Cafe. Yun yung pangalan ng coffee shop na may ramen. Galing dito sa JP Rizal, sa trabaho namin, Barangay Santo Niño. According sa Waze, 15 to 20 minutes lang ang biyahe. Kasama natin si Sir Jerry at si Ma'am Thea. Kasama natin din sila sa work. So yun, according nga sa Waze, 15 minutes lang, mabilis lang. Siguro nagpatagal lang yung traffic na lagi naman traffic yung panangka. So yun, tema nung coffee shop, yung K Cafe. Ramen noodles, coffee, tapos K-pop na mga puno. Tapos kung hindi ako nagkakamali, nagbukas sila second week ng September. From JP Rizal Street sa Santo Niño, papunta doon mga 15 minutes lang according kay Waze. Madali naman, medyo magtatagal lang kayo dyan yung traffic. Kasi madalas talaga traffic yung JP Rizal na yan. So, sinong gutom? Ayan, nagtas ng kamay. Tapos natuwa lang ako sa eksenang to. Hindi ko alam yung isasagot ko sa'yo. dahil doon yan, lumagpas tayo. So, dyan na pala yun, yung corner na yan, Candazo Street, F. Torres. Yun yung pinakapalat na daan. Yan. Yun siya, yung katabi ng moto shop na yun. Krenzel ba yun? Yan, Kuro Moto Accessories. So, okay din yung shop na yun. Ha? May mga helmet, top boxes. So, yun. So, siguro kung may papagawa kayo sa motor yan, pwede kayo mag-ramen dito. Kasi isang concern dito yung parking. Eh. So, yun. Pagdating namin, siguro may mga umalis lang ng mga customers. Kaya ito kami, nagkaroon ng pagkakataon na i-explore yung lugar. Tapos ako, umorder na ako agad ng kape, syempre dapat. At yun, pinagbigyan tayo na videohan natin. Pumayag naman sila. Yung tatlo na nag-serve sa amin, yung barista, yung cashier, yung staff. Silang tatlo. Hindi ko na kung yung pangalan, ayaw nila. Mahihain sila. So, ayan. Pero thank you pa rin. Ang in-order nating kape ay para sa akin yung salted caramel macchiato. Yan, sarap niyan, iced. Pero parang mas okay siguro kung hot coffee. Kasi yung ramen mainit din. Yan. In-enjoy ko lang yan, yung pagtimpla na yan. Tapos sila yan, pumipili na yan sila ng ramen nila. Ako naman, hindi. Hinintay ko muna sila matapos para yan, makapag-video ko kung paano siya ginagawa. According dun sa cafe, 7 steps. So, siguro ito yung una. Pipili ka kung anong ramen. Tinanong ko kung ano yung hindi manghang kasi hindi ko kaya yung manghang. Either yung cheese daw or itong veggie. Pero ang hindi talaga manghang yung cheese. So, ito sa akin yung veggie ramyun. Tapos, siguro ito yung pangalawang step. Yan, pipili ka ng add-ons na ito yung mga madalas na makita mo sa mga sangyup eh. Kinuha ko crab meat saka enoki mushroom. Tapos, magbabayad kayo. Pagkatapos mo. Yan, pagkabayad. Yan, inabot sa amin ng 622 para sa dalawang ramen. Madaming add-ons saka yung inumin na coffee dalawa. Ilalagay mo na lahat. Ito siguro ang step 3. At nung mga ingredients na kiwa mo, noodles,
Yan, habang tinitimpla nila yung kape mo, ikaw nag-aasikaso ng noodles mo. So yan, lahat-lahat, ilagay mo lahat dun sa, yan, sa gintong lutuan na yan. Tignan nyo lang mabuti kasi kakainit yung crab meat, may plastic pa pala. Baka masama sa pagluto. Ha, mahirap ilabas yan. So sa akin, dalawang orders ng crab meat. Tapos dalawang orders ng enoki mushroom. Sarap yan eh. Paborito ko yan eh. Ang susunod na step ay yung pagluto. Ngayon, kung dun sa cooking station, nalilito kayo, natatakot pumindot, pwedeng humingi ng assistance. Yan. So, according dyan sa machine, 4 minutes and 20 seconds yung pagluto niya. At kung naiya naman kayo magtanong, yan, may mga nakadikit naman kung ano yung mga ibig sabihin ng mga pinipindot dyan kasi nasa Korean language siya. Yan. Tapos, pwede nyo rin naman tignan. Amuyin, haluhaluin kung nabitin kayo sa pagluto. Tatlo lang yung lutuan pala dyan, yung station. May mga option na magdagdag ng tubig. Magdagdag ka ng oras sa pagluto, pwede rin. And yung bayad ng 25 peso, yung isang pagluto na yun. Kasama na rin yun dun sa binayaran, sa bill kanina. So yan, ingat lang din, mainit yan. Pero yan, may mga gamit holder para hindi mapasok. Tapos kung kumuha tayo noon, yung berdeng papel na nakakain. Ayan. Kami isa siyempre sa mga binabayaran yung experience ng pagkain, yung pag-enjoy. Kaya itong part na to, hindi ko na nabidlo yung pagkain. Isang inom at subo lang ang isama natin sa video. Pero I guarantee you, legit na Korean, sulit yung bayad namin. Kung meron lang babagawin siguro yan, yung inumin ice, gagawin ko na lang hot kasi hot yung ramen. Tapos, mas bagay sa hot na cafe. Feeling ko, para talaga ma-enjoy mo yung ano, yung pinagpapawisan ka habang kumakain. Yun yung masarap dun eh. Lalo siguro kung maulan, no? Ang sarap. So yun, sulit yung bayad natin. Maraming salamat ulit. Dalawin nyo sila. F. Torres Corner, Candazzo Street, Concepcion 1. Marikina, bagong-bago lang. So yun, maraming salamat sa K Cafe, dun sa tatlo na ay magpakilala. Peace! Till the next coffee find!